Dumating ang balitang nilusob ng mga tulisan ang bahay liwa-liwa ng mga praile sa baybayin ng Ilog, Pasig. Mahigit na 2,000 piso ang nakuha ng mga tulisan. Nasugatang malubha ang isang praile at 2 alila. Nagtanggol ang pura sa pamamagitan ng silya na nagkasira-sira sa kanyang mga kamay. Tumungo si Benzaib sa puok na pinangyarihan at sa daan ay binuo na sa sarili ang pangyayaring ilalathala. Ang mga paglalarawan niya sa general at kay Padre Saldi ay angkop na angkop sa kura at ang anyo naman ng mga nanloob ay mailalapat sa bawat tulisan. Lalawak pa ang balita dahil sa babanggitin niya ang ukol sa pananampalataya, ang pananalig, ang utang ng mga indyo sa mga praile at sasabihin ng mga dalagang nakabasa. Si Benzaib ay simbangis ng leon at sinlambot ng satupa ang loob. Gayon na lamang ang kanyang pagkamangha ng si Padre Camora ang datnan niya sa puok na sinadya. Ang kurang ito'y ipinadala ng kanyang probinsyal sa bahay pahingahang iyon bilang kaparusahan sa mga ginawa niya sa tiyani. Gasgas ang isa niyang bisig at may munting sugat sa noo. Aapat ang nanlusob na pawang nakaitak at ang nanakaw ay 50 piso lamang. Hindi totoo yan! At bakit hindi? Hindi ako hangal! Isang nakatatakot na balita ang namagitan sa kanilang pagtatalo. May mahalagang bagay na ipinagtapat ang mga tulisan. Isa sa mga tauhan ni Matanglawin o Kabesang Tales ang tumipan sa kanila sa Santa Mesa upang sumama sa pangkat na manloloob sa kumbento at sa mga bahay ng mayayaman. Ang mamumuno sa kanila ay isang kastilang mataas, kayumanggi, na umayon sa anyo ni Simon. At iyan daw ay utos ng general sa kanyang kaibigan. Tiniyak pa na sila'y tutulungan ng mga kawal at ng ilang rehimyento, patawarin ng mga tulisan at ang ikatlong bahagi ng makukulimbat ay ibibigay sa kanila. Isang putok ng kanyon ang palatandaan, ngunit wala naman silang narinig, kaya't inakala nilang sila'y nilinlang ng Kastila. Umuwi ang iba at ang iba'y nagbalik sa kabundukan. Silang mga nadakip ay nagpasyang manloob sa bahay pahingahan ng mga praile. Kinahapunan, dumalaw si Benzaib kay Don Custodio. Dinatnan niya itong abalang-abalang gumagawa ng isang panukalang laban sa mag-aalahas na Amerikano